Diretso ka lang dyan. Ito? Ay, sira kuya. Diretso ka din. Ay, doctor on sir. Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim ba tayo? Oo, anim. Anim kami sir. Anim po sila sir. Oo. Sir, mas makakamura kayo sa party rate. Okay lang ba kayo sa isang room? Oo, isang room lang. Isang room lang. Ayun, dito tayo. Ayun, dito tayo. Uy, may paniki! Gagawin paniki! Oh, Austin Powers! Austin Powers, pare! Yeah, baby! Yeah! Ang isa sa mga unang-unang gagawin mo sa Motmot, pagkapasok mo ay... umorder agad ng pagkain. Yeah. Oh, diba? So, andito yung kanilang menu. Victoria Bites. Diba? Actually, hindi ata natin na-introhan. No? Ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Mag-iikot tayo sa mga maraming motel. Maraming mga kilalang motel. O order tayo ng mga sikat nilang pagkain. Yeah. Pagka Valentine's Day, pare, lahat kayo gusto mag-mot-mot. Mm. Ay, hindi ko naman nilala. Karamihan. Mm. Ang problema... yanig talaga kasi yanig sa tagig yan. Pre, pila ka talaga. Pila yan. Pila ka tapos magiging tropa mo na yung mga nasa waiting room. Alam mo yun? Sa waiting room. Oo, maghintay kasi baka hindi niyo gusto yung bagay na yun. So, kasi ako, sabihin ko nagmumot-mot ako. Dati. Tito, pag nagmumot-mot ako, hindi alam mo ba't ako nagmumot-mot? Para sa pagkain. This is. Hindi, si Ian lang yun. Si Ian lang nagsabi nun. Pero anyway, dahil nga, ayun o, tira mo, pinapakita yung mga pagkain nila, pre. Kasi yan ang dahilan kung bakit ka magmumot mo talaga. Pagkain. Ano ba ang pinakasikat na pagkain dito sa Victoria Court? Hindi ba crispy pata? Tama. Ano ba? So, tingnan natin dito. Ang dami nila, breakfast, teaser. Uy, teaser. The legendary crispy pata. Tira mo, pre. Ayun o. The legendary crispy pata. Alamat pa yan sa alamat ng pinya. Oo, pare, di ba? So, orderin natin to. 795. Hello ma'am, order po kami ng food. Syempre, the legendary crispy pata. Tama. Opo. Nandito kami sa ano ngayon sa 136, yung party room. Tapos, syempre, ano masala partner na pata? Munggo. Pare. Huwag naman. Gusto ko ng ginisang munggo. Hindi, pwede yan, pwede yan. Gusto ba magkanin? Ako, kanin ako. Oh, sige, pengin. Sino magkakanin? Okay. So, naka-order na tayo. Hintayin na lang natin ang kanilang pagkain. Pero habang inahintay natin, siguro mag-enjoy tayo ng konti. Huwag masira! Ayoko na, baka masira. Hindi ata rated to for... Uy, oo. Clean party lang sila. Clean party lang. Oo. Pag daw nagkaso daw dito, 50% discount. Ah, talaga? Ako, tingnan natin. Oh, hindi kasha, di ba? Hindi kasha. Gawin natin ang paraan yan. Kaya na, may tumatawag. Sagutin nga muna natin yung tawag. Oo, actually, kakailan naman kami ito. Sisibat na kami ate. Kitang-kita, ang laki, pre, oh. Oo. Ang laki. Ano kayang gagawin? Parang ano, sir. Di ba? Pre, para akong pusa. Basta pumasok ulo. Laban na, pre. Dire-diretso na yan. Okay. Thank you. Salamat. Yeah, okay na yan. Thank you. So, marami kami in order. Pero ang talaga namang gusto lang natin matikman ay etong crispy pata nila. The legendary crispy pata. Yun. So, meron siyang kasamang... chicharra. Parang chicharra. Protek yata yun. Okay lang naman siya. Diba? Kung gagawa kayo sa bahay nito, I'm sure pwede kayong bumili nito. Ayan o. Pero nakakat siya, I feel like after na siyang maluto. Kasi hindi prito yung loob eh. Ayan o. So ang tanong ko, bakit nila dinayamon cut to? Kasi kung gagawin ko to, bubuhusan ko to ng something na sauce. Alam mo yon? So baka yun yung pwedeng improvement na pwede natin gawin dito, di ba? Kasi hindi naman siguro ano, pero nakatikim na ako dati nito. Teka lang, boss. Bakit? Bukas pa yung ano mo. Ano ba nangyari dyan? Ay, sorry. Sorry, kaka-pole dancing. Pole dancing. May sili doon. Tingnan natin to. Uy.
Ang totoo siya, ang crispy pata naman ay hindi komplikadong bagay. Pinakulo ang pata na, na ano pre, na pinirito. Pero kung di ako nagkakamali, no, meron ako... Hindi, mali ka na. Eto nga eh. Mali. Meron ako napuntahan na Victoria Court dati. O bakit? Eh di, bakit muna? Research. Mulan muna. Research. Mulan, pagod, lasing. Nakarindi ka naman. Oo. Hindi, na, nakahiwa to, nakachap to. Ah, meron. Di ba pre, no? O si Alvin nakapunta na rin. Huwag mo alam. Research. Pinapunta mo ako pagkatapos. Ayun. Oo. Pero yun nga. So, pwedeng nakachap na rin. Yun din yung actually ina-expect ko. Pero eto hindi, nakahiwa lang siya. Hmm. Okay. Sa usawa nila, toyo suka. Ang karaniwan. Pero hindi tulad ng sa atin kasi may tamis. Manamis-namis yung oo. Ito, kung meron man konting-konti lang, di ba? Not saying na mas masarap yung isa kumparado sa isa. Magkaiba lang talaga sila, di ba? Hmm. Hmm. Rambot. Kanin. Good. Uy, anong drinks to, pre? Surprise. Bahala ka. Hindi ko alam. Parang pena. Banana. Mas mahalaga sa kanila yung balat ng crispy pata. Akin laman. Laman ako eh. Ako, laman ako. Pero siyempre, check na natin. Amalika, Alvin. Para bang handa na ako sumexy time. Yeah. Yeah. Usually, sexy time muna eh. Bago kumuha ng pagkain. Ang tagal, 45 minutes ang gagawin nyo. Maglulumbans. Bidjoke eh. Di ba? Pero okay siya. Okay. Masarap. Malagkit. Yun yung mahalaga doon eh. Sobrang basic lang naman din talaga ng crispy pata gawin. Pero, nagigets ko kung bakit ito masarap. Di ba? Kaya I think, pwede na natin itong gawin sa bahay. So, paano? May gagawin muna kami dito. Tapos, di pa tayo sa kabila. Pag-upo-drip, yun ang gagawin natin dito. Lumban sa upo-drip. Tara, kain na, pre, kain na. O, doon na tayo sa next, pare. Medyo nabusog ako, kaya medyo konti lang kainan sa kabila. O, sige. Kasi pagbusog, di ka makagalaw eh. Eh, grabe ka kasi kumain eh. Kasalanan ako ba yun? Oo. Oh. Pinapasok ko yun. Oo. Oh. Tama, mababangga ako to, teka mo. Ah, okay. Diyar tayo kay mama. Ah, sige. Hindi na lang ngayon ko na realize. Hindi na lang pala natin sa motor, sa sasakyan ni mama. First time ko to, kaya ako kinakabahan. Hello po. Sir, anim kami. Anim kayo, sir. Puro male po ba? Yes. Yeah. 3 rooms po. 3 rooms, di ba pwede isa lang? Pwede isa lang? Po, sir, wala po kami mga familiar mga available. With 4-2 person lang po yung mga rooms namin dito, sir. Di ba pwedeng ano, kahit isa lang? Kasi at totoo ang gagawin na namin, titikman lang namin pagkain. Sige. Okay. Your destination is on the right. Ayan, pre. So, nandito na tayo sa Sogo Quirino. Kakain lang kami, actually. Ayan, content kasi namin. Content namin, pre. Kakaano lang namin sa... Basta kumakain lang kami ng mot-mot food. Kaya kung okay lang. Sa pampalintines kasi ito eh. Promise, wala kaming gagawin. Kain lang, pre. Kain lang, promise. So, dito tayo sa butterfly room. Natulungan tayo ni kaibigan. Ano pangalan mo? Di ba tokayo tayo? Ryan. O, tinan mo, pre. Mga Ryan talaga. Tinan mo pangalan, boy. O, Ryan din yan. Guwapo rin yan, di ba? Basta Ryan siya, Pogi. Yeah! Alright! Thank you. Maganda to, pre. Kailan ako nakakita ng tatlo upuan. Threesome room talaga to eh. So, andito tayo sa Sogo. Sa may Quirino. Kamusta ka naman? Okay, first time ko po ito. Hindi, kinakabahan ka? Kinakabahan? Dito naman ako eh. Talaga po? Puskot kita. Talaga po? Oo. Sige. So, nag-aaral ka pa ba? Okay. Wala naman silang parang strong marketing pagdating sa pagkain. Unlike ng Victoria. Diba kasi Victoria may billboard dati yan ng crispy pata nila eh. Sa Sogo, parang wala naman masyado. Yung half chicken. Yun. Yung half chicken, user feedback yan. Yan yung mga sinasabi ng tao na lagi nilang ino-order kapag pumunta sila dito. Ako, personally, dati, ino-order ko dito lagi, lomi. Personally, ha? Ay. Mapapadalas ka rin dito, ha? Ay, di. Magmamalinis pa ba tayo? Tsaka kung ano-anong bagay nila. Pero, dahil sa mga tinanong namin, yung mga kaibigan ko na madalas mapunta rito, half chicken daw. So, yun ang order natin. Hindi mo, ha? Pwede. Pwede mo yung lasa. Oo. Sabi ni Alvin, kaya daw half chicken yun, kasi kasama daw sa promo yun. Hindi ko alam. Idaan nila sa iba. O sige, order tayo ng 2 half fried chicken. Yung iba, kami na. So tulad ng nakasanay sistema, dial zero. Yes po, hello po. Order po kami. 2 half chicken. Ilan ang magra-rice, pre? Ayun niya, so ko order. Lomi, sabi mo lomi. O sige, hindi kanin. O sige, ako isa. O, 3 kanin. May lomi kayo, di ba? Sige, 1 lapas bachoy. Natawa si mama. Ano pa gusto niyo, pre? Gusto niyo kalamares?
Sige. Oh, calamari daw. Gulay. Yes, may gulay dito. Meron dito ng chop suey pre. I guess okay na 'yon. 'Yon. So, hintayin na lang natin 'yan at ako excited nang kumain, pare. Yun! Ayan. Salamat, salamat, salamat. Thank you, pare. So ngayon, pare, kakain na tayo. Ito yung tinanong kong ano eh. Ano to? Bachoy. Tawag nila sa akin ito ng bata ako eh. Ah, bachoy. Hindi ba bobo? Boom! Trostok yun, oh. So ngayon, tikman na natin kung ano yung pinunta natin dito. Nagpa-appetize lang ako dun sa ano eh. Appetize na yun? Oo, dun sa bachoy. Wala siyang harina. Diba? Wala siyang harina. Medyo para siyang Max style din. Medyo Max style, no? Tapos... Oh, mas darker yung kulay niya. So malamang pinahiran to ng kung ano man. Tapos, kulubot yung balat niya. So feeling ko, pinakuluan muna to bago iprito. Feeling ko lang. Feeling ko lang. Niluto talaga siya ng kalahati. Hindi pinrito ng buko tsaka chinap. Kalahati siya tsaka... Ayan, no? Ito. Siliado yan. Puro ano yan. Tapos yung atsara nila. Kung titinan mo yung atsara nila, par. Ang lalaki ng ano? Ang shreds. Diba? Medyo kakaiba to. Tikman nga natin yan. Ito yung atsara hindi kakainin ni Alvin. Kasi gulay na gulay siya. Okay. Ah, di ba? Amoy ano, pre? Amoy chicken sandwich ang nanay mo? Anak ng tokwa, oo. Okay. Wala akong masyadong nalalasahan na spices o kahit anong panimpla. Lasa siyang masarap na manok. Yun siya. Yun tayo sa ano? Sa hita and yung balat. Kasi yun din naman talaga yung nahanap natin dyan eh. Nagigets ko kung bakit ito yung sikat na pagkain dito. Lahat kakainin to. Hindi siya mahirap pakisamahan. Gets mo? Kasi lahat tayo kumakain ng manok. And yung lasa nito, inoffensive. Yun talaga siya. Fried chicken siya. Diba? In a good way. Masarap siya, masarap siya. And I think pag nasa ganitong lugar ka, gusto mo talaga ng masarap. Tama. Diba? Kain lang muna kami, tapos doon tayo sa last destination natin, pare. Tara. Okay, pre, last stop natin ay sa Mahal Kita Inn ba yun, pre? O Mahal Kita Hotel? Basta dun sa Mahal Kita sa I Love You Hotel. Tara na, pre. Sir. Ay. Sir. Ay. Nakakas kayo, sir. Actually, andito kami para tumigim talaga ng pagkain. Para lang nakita kita sa vlog, sir, ha? Yun nga. Ito para lang kayo, sir? Hindi, okay. Gusto sana namin pumasok sa kwarto at doon namin kakainin yung pagkain. Anim nga lang kami, ilang, pwede ba yun? Anim kayo. Family room, ayaw nyo? Okay na kami dito, sir. Okay na ba kasama ka sa vlog? Okay lang, sir. Halika dito, kuya. Kuya, ano pangalan mo? Isagani Lakeship, sir. Isagani. Okay. Ano ang masarap na pagkain dito sa Mahal yung Kita? Yung pancit house. Iyan. Yeah. Anong klaseng pancit, kuya? Yung pancit canton meron din po. Iyan. Yeah. Kung ano yung pinakamasarap na pancit nyo, bigyan nyo kami ng... konti, pang ilang tao ba yun yung isa? Yung ano, yung meron isang ano, yung isang bowl. Pinilay doon, tatlo. Ayun, okay na yun. Titikman lang naman namin eh. Bigyan mo na kami nung kuya, sa'yo na kami. Meron naman small na ano, naka-styro siya. Oo, hindi, doon na kami sa naka-plato. Ilang plato, sir? Isa. Mag-take home na rin tayo. Ito pa yung menu po. Ayan. Noodles, ito. Ito, yan. Pancit Canton House Special. Ayan, sige. Ito, Canton lang kasi ito yung malaki. Oo. Malaki lang ito eh. Oo. Sige, ito masarap, yung maliit, house special. Maliit siya. Oo. Sige, ito, bigyan mo kami rito, kuya. Isang plato, tapos isang take-out din. Para yung pagmamahal kong madala ko. Isang plato, saka isang take-out. Yan. Bali dalawa. Dalawa, oo. Mahal kita, kain na tayo. Diba? Ito, ito yung ano to, pineapple shake. Pineapple, siya lang na iiba. Uy, siyempre. Pineapple. Ay, siyempre. Diba? Uy! Diba, no? Oo. Sarap to, ha? Nagulat ako. Tira mo yung pancit nila. Ang kaiba, may fried chicken. Tsaka may hipon. Special talaga. Tira mo, oh. Oo nga, no. Iba? Talaga mapapasabi ka ng mahal kita. Oo, oh, bre. Oh. Talaga pag sinerban mo ito, alam niya agad na mahal mo siya. Masarap yung manok nila. Malasa. And I think, hindi ako sure, ha? Parehas sila nung pagluluto sa sogo. Which is pinakuluan din pinarito. Feeling ko lang naman. Kung may kita nyo, yung pancit nila dito, ewan ko kung kita nyo, ah. Pero hindi siya overcook yung canton. Ayun, no?
Kita mo na ano eh. Oo. Oo, maganda 'yon. Maganda 'yon. Actually, maganda 'yon kasi minsan baka kapag dating ng pansit, eh hindi pa kayo handa kumain kasi may ginagawa pa kayo iba. Mag-i-stay, oo. Naglulumbans kayo, 'di ba? Haba ng lumbans ko, 37 feet na. Matik oyster sauce ata yung una ko natikman. Na-expect ko, kung ina-expect ko na meron tong Nor seasoning, parang wala. Kasi alam mo yun eh, alam mo yung lasa ng Nor seasoning. Feeling ko wala to. Or kung meron man konting-konti, merong konting-konting tamis lang. Konting-konti. Kasi ako naniniwala ako ah, na kailangan talaga ang Canton may ano, may tamis ng konti lang naman, konti lang, para pambalanse lang. Pero promise, ang ganda nung, gets ko kung bakit ano to. Kung bakit to sikat at binabalik-balik. Cult classic. Oo, kung bakit cult classic tong bagay to. Kasi masarap siya, pre. Masarap. Okay sa akin to. Masarap to. Ako, mahilig ako sa pansit. Ano masasabi mo? Mahal kita. Pero puntahan nyo to, masarap yung pagkain nila. Pero yun nga, bukas o para sa inyo mamaya, gagayahin natin to. Para kung sakaling hindi kayo makapag-check in, eh pwede naman sa inyo na lang. Inyo. Eh, kanina sabi nga ni Kuya kanina, punong-puno dito kapag Valentine's Day. Diba? So pwede kayo mag-celebrate ng Valentine's Day. Kahit hindi na kayo sa labas. Sa loob na lang. Lagi kayo sa labas eh. Tama. Loob-loob din minsan. Diba? Tara na. Uwi na tayo. Ubusin nyo na yan. Tulog na tayo eh. Ay, tulog na pala. Nakapagod mag-motel, pre. Lalo na tatlong beses ang araw. Mm-hmm. Diba? So, andito na uli tayo sa kusina natin. Mm. Kung saan lulutuin na natin yung mga bagay na kinaya natin sa Motmot. Uulitin ko lang. Ang dahilan kung bakit natin ginagawa to ay... Hindi kasi ako katulad ko. Kaya ako nag-motel. Kasi masarap yung pagkain. Tama. Yun yun. Pudi. Kasi ibang tao pupunta sa France para tingnan yung Eiffel Tower. Pupunta sa Amerika para pumunta sa Grand Canyon. Ako hindi. Pupunta ako sa France para kumain ng croissant. Pupunta ako sa Amerika para kumain ng hamburger. Hindi ko maisip eh. Nee, pero ano lang, kung gusto nyo lang talagang makain yung pagkain doon, and gusto nyo, hindi kayo makapag-check-in sa port, sa bahay na lang. Diba? Same na same din yung mga pagkain na makukuha nyo. I mean, susubukan natin lumapit sa kanila. And baka nga mas masarap pa kasi ikaw ang gagawa, ikaw ang magtitimpla, ikaw ang magdidesisyon kung anong mga bagay-bagay para sa'yo ang masarap. Tulad nalang sa Valentine's Day. Diba? Alam mo dapat kung anong masarap para sa'yo at gawin, gagawin mo to, di ba? Anyway, eto na nga tayo. Unahin na siguro natin yung ano, pre. Crispy pata. Tama. Oo, ni Victoria Court. Ngayon, eto, nagpakulo na ako dito ng pata. Hindi ko na pinakita kasi basic lang naman yun eh. Pero nilagyan ko siya ng... Laurel, paminta asin. Ako na lang sabi. Tama. Sorry, busog ako eh. Tagal na kayo ni Pe. Kaya nga, inakabuisip eh. Ay, kayo na. Uy. Na, ayan nga, laurel, paminta, asin. Actually, nilagyan ko nito na star anise. And konting clavo de comer, cloves. Pagdating kasi sa mga gatong bagay, lalo na pag nandito nga kayo sa bahay nyo nagluluto, pwede nyo na nilaruin, pare. Ganyan maglaro, di ba? Okay. So ako, I took the liberty of modifying yung lasa na pasok sa panlasa ko, di ba? So amin, medyo masyado lumambot. Ayan nga, natanggal na nga yung buto, di ba? Tandaan nyo, pagdating sa crispy pata, mas pangit, mas masarap, pare. Ganon din sa buhay. Kasi mas ano siya, mas durog, sabihin mas malambot. Yung ano muna, isa sa mas malaking part ng crispy pata ng Victoria Court, and that is yung cropek o chicharap nila sa gilid o super chips. Ito, alam naman natin yan lang naman yun. Ito yung nakita ni Amy sa grocery eh, di ba? Basta piniprito lang naman ito, ensakto meron na kaming mantika dito. Yung mantika nga para namin, kung makikita nyo, gamit na. Kasi again, mas magandang gamitin sa pamprito ang gamit na mantika. Testing natin to. Marami pa yung mantika namin. Balikan nyo kami pag mainit na. So habang hinihintay natin uminit yung mantika namin, isa lang na natin yung manok, pre. Madali lang naman yun. Pali. Eh. So ito yung manok natin. Ito yung dalawa to, pre. Ito yung pang half chicken ng sogo. Ito rin yung sa manok sa ano, pre? Sa mahal kita. Sa pansit. Okay, sa pansit. I think parehas lang naman sila. Parehas lang naman sila. Although mas pasok lang yung lasa talaga ng manok dun sa mahal kita. Pero kung titingnan mo, para bang parehas silang pinakuluan and parehas din silang pinirito, di ba, pre? Mm. So, ba't hindi natin pagsabayan? Kasi lutuin nyo itong tatlo sa Valentine's Day para kayong nag-mot-motor na rin, di ba? Tama. Pinutol na namin siya sa gitna. Nung pinutol sa gitna, na-realize ko na dapat pala hindi muna. Kasi kung mapapansin mo doon, malinis yung pagkakaputol ng balat eh. Eto, since pinutol natin sa gitna, mag-shrink na ngayon yung balat mula dito, oo. Pero wala eh, nagawa ko na eh. Siguro pag kayo na lang, buo yung isa lang nyo, palamigin nyo, tsaka nyo putulin. Kung kasi di sa lutuan nyo. Tsaka kung nandun sila sa kanila, bakit half chicken lang? Whole chicken mo na. Chicken. Tama yun, di ba? Hindi, bibigyan mo yun.
Full Sogo experience. Meron ding hindi tumitingin sa'yo, no? Good morning po. So clean, so good. Anyway, meron tayong tubig dito na not quite yet boiling, pero pukuluin naman natin yan. Lagay lang natin yan. Wala pang kahit ano dyan. Palagay ko ano lang yun eh. Paminta laurel lang talaga yun. Oh, mahal nga ako ito eh. Kasi pag mahal mo, Sogo yun, pre. Sogo, pag mahal mo, isogo mo. Oo. Alam Jerome, Jerome, lagay mo nga dito yung poster. Pag mahal mo, isogo mo. Kung mali ako, papatuli uli ako hanggang maubos to. Tsaka pamintang buo, pare. Ngayon sa alat, hindi ko masabi kung asin na may bechin ba yun o patis. Kasi may linamnam eh. May linamnam siya kakaiba, di ba? Kaya patis na lang tayo, di ba? Uy! Lawrence Premium Extra Virgin Anchovy Extract. Yan pala ang pangalan. Ito pala ang premium pati sa Ingles, pare. Di ba? Lagay na natin dito. Yan. Medyo marami talaga tayong nilagay na asin kasi pre, marami yung tubig natin. Di ba? Anyway, pakuluin na natin to. Actually, hindi. Pakukuluin lang natin to. Tapos, pagkakulo, tatakpan natin and papatayin natin hanggang maluto siya. Ibababa lang natin doon for mga 1 hour. Parang ano, pre, Hainanese method yung ilang beses na natin ginagawa dito sa channel natin, di ba? So, ayan, kumukulo na siya. Konti pa. Konti pa. Konti pa, konti pa. Meron na naman pong pinakab si Alvin na joke. Pasayan siya na amin na lang po yun. Ayan, kumukulo na siya. Takpan niyong mabuti. Oo, oh, pre. Tapos, patayin natin at iwan na lang natin dyan. Ngayon, proceed na tayo dun sa ating, whatchamacallit? Whatever this is. Crope. Crope. Gagadyan mo ngayon. Dito, parang hindi totoo yung segundo eh. Pero ayan to. Ayan pala eh. Actually, okay na to. Pero tama ka nga, medyo brown to kumpara dun sa... Ah, ganun lang ba yun? Gabit ba yung mantika ako? Ay, sorry, sorry. Ayun. Sarap. Goods to. Actually, may konti siyang tamis. Oh. 1, 2, 3, I am very scared. So dapat pag nagluluto kayo, kalmado lang. Try kong balik ta rin. Ah, di ba? Mukha siyang classic crispy pata. Di ba, no? Nakakatawa. Ayun, no? Sobrang classic crispy pata na itsura niya. Lagay natin dito. Naku, bakit may balat dito sa kabila? Masarap. Pero ano, sayang. Diyan doon ako nagmamadali, may nakalimutan tuloy akong gawin. Yung ano nila pre, yung atsara nila. So gawin natin yun, mabilis-mabilis lang naman yun. Kung mayroong isang particular na bagay na kakaiba doon sa atsara nila, yun eh medyo matataba siya, diba? Hindi siya tulad ng normal na atsara na maninipis. Kasi doon ginagamit ko, personally ay grater, dito ang gagamitin ko ay julienne peeler. At feeling ko, kung hindi, ito ang ginagamit nila, mandolin. Alin man doon sa dalawa. Anyway, may kumukulo dito pre. Ano to? Suka, asukal, asin. Equal parts na ng suka, asukal, asin to taste. Tapos, julienne peeler natin. Mainit yung ano natin, yung sauce natin. Lalagay natin to para medyo lumambot siya ng konti. Yan. Yan, nakaganyan siya. Tapos yung atsara natin, par. Ano ba yan? Tsaka fresh, lagay atsara nila dun, pre. Fresh ba? Maano, malutong, di ba, Bin? Kaya nga hindi kinain ni Alvin, eh. Sibuyas lang yan. Lagay natin ang bawang. Suka, konting oyots. Ayan, ganyan lang. Oh. Saluin mo. Yung sili namin na hindi binili, eh. Hiningi lang ni Ami di sa palengke. Sili verde, na meron din daw sa sausawan, sabi nila. Meron, meron. Ngayon natin dyan. Tapos meron din dito yan eh, di ba? Meron yan. Sure ako meron ito. At ito na ang ating Victoria Court Legendary Crispy Pata. Oh, our own version. Jerome, for comparison nga lang, iyan, itutok mo nga dito yan, yung camera mo. Tapos Jerome, lagay mo nga somewhere dito yung picture nung ano, nung Victoria Crispy Pata. Tingnan na natin kung kamukha nga, di ba? Palagay ko kamukha naman eh, di ba? Oh, tikman na agad eh, mamaya hindi na crispy yun eh. Oh, tikman na yan. Oh. Tapos yung taba. Parang ano? Parang nawala yung mga bintana dito ah. Pero pag ganyan yung itsura ng crispy pata mo, yung nagkakadurug-durug na yung ano, malamang malambot na yan, di ba? I mean, malabong tumigas pa yan. Pag yan tumigas, may naglalaro ka na ng tadhana. Hausawan, pre. Oh, panga. Oh. May mga Victoria
na may katabing sogo. Mm. Diba? Diba? Punta ka sa abda, hindi ka atsara. Kasi bagay eh, diba? Pero okay to. Promise, okay to. Eto, malamang hindi ito yung ginamit nila. Or baka nga eto, baka kasi kamit na mantika lang yung ginamit namin. Feeling ko iba talaga. Feeling ko iba, pero... Parang sa clover na puti eh. Alin, yun nandun? Bilog ba siya? Parang bilog siya. Hmm, ako hindi ko maalala. Hindi bilog. Ewan ko. Regardless, ano lang naman ito eh. Side lang naman. Side lang naman ito eh. Wala naman siguro problema ito kahit anong gawin nyo. Pero yung crispy pata, okay siya. Napakadaling gawin. Ay, hindi man sa pag-ano, no? Maging mature tayo ng konti dito. Tingin ko, mga nanonood sa akin, medyo around the same age sa akin. Diba? Mga ganun, palagay ko. So, dati siguro, nagbi-Victoria kayo. Tapos siguro, naging busy na sa buhay, nagkaroon na sa sariling bahay. Mm. Diba? May pamilya na. Bakit hindi nyo i-relieve? Balikan. Diba? Gamit to. Kahit hindi na kayo pumunta ron. Diba? Kasi sure sa 14, sobrang puno niyan eh. Sa bahay na lang kayo, diba? Tama. Pasado to, pre. Pasado sa akin to. So, doon na tayo sa pangalawa natin. Ang sogo half chicken, pare. Mwah. Ay, ah. Ayan. Ayun sinasabi ko, yung shrinkage nung balat. Sinabi ko, yung problema sa'yo, di ka nakikinig. Diba? Sinabi ko, Mr. Rainer, gusto kong makakausap ang magulang. Hindi! Mr. Rainer, ako na yung handbook mo, may susulat ako. Ayan, oh. Medyo nag-shrink yung balat niya. Pero, I guess it's fine. Diba? Palagay ko, yung sa mahal kita, pinahira ng toyo. Eto, hindi ko sure. Pero, naalala mo na nag-chicken alamax tayo. Patis yung pinahid natin din eh, diba? Dito nag-iisip ako kung ano ba magandang ipahid dito. Patis na lang din ba? Tapos mamaya sa... Oh, try natin, patis dito. Tapos toyo dun sa ano? Sa pangmahal kita, diba? Kung naaalatan kayo, tubigan nyo na lang. Inom na lang kayo malamig na tubig. Tapos, ngayon, kailangan lang natin itong bugahan ng electric pan para lang matuyo yung surface niya and mas maganda yung init niya. Siguro mga 10 minutes, pwede na yan. Dahil hindi abot yung mantika natin, I'm sure sa sogo, may deep fryer doon. Dito, gawin natin itlog technique, pre. Pinaganyan-ganyan. Hindi ko alam kung pwede niyong balik na rin to. Feeling ko masisira yung balat kapag dumikit, no, sa ilalim ng kawali. So, ano, medyo light ng konti yung kulay niya, 'di ba? Hindi ganito 'yun eh. Pero 'yun nga, mas pipiliin kong light yung kulay niya kaysa makuha nga natin yung kulay pero sobrang dry naman ng manok, 'di ba? So para sa akin, okay na ito. Kahit papaano, pero ano siya eh, para siyang actually ganito ba kulay ng Max? Bango. So, patuloy lang ng konti ito. Tapos, plating na tayo, pare. Diyan. Yan. Kanina, actually, chinek namin yung picture. Meron palang carrots yun, yung atsara nila. Eh, kaso, nakalimutan namin. So, lagay na lang kayo sa inyo. Same process lang naman. Yun din naman yun. Dilagyan lang ng carrots, di ba? So, eto na, pare, ang ating sogo half chicken, pare. Na talaga namang maraming pagmamahalang nabuo sa paligid ng pagkain na to, di ba? Sobrang basic, sobrang simple. And tulad nga na sinabi ko doon, yung mga ganito pagkain, ito yung ano eh, hindi offensive sa kahit kanino. Kasi pritong manok lang naman siya, di ba? Mm. So, paano ba yan? Tikman na natin, huwag mo na i-cut. Mm. Sarap. Malinamnam. Diba? Eto yung dahilan kung bakit naghiwalay si Popoy at Basha. Pare. Poy ngayon lang, poy! Hindi pinagbigyan, di ba? Kaya kayo, pre, bigyan nyo na lagi yung balat ng manok. Di ba? Tapos bilan nyo na amlodipin. Mmm! Dito ah, ang sarap nung ano, di ba pinakuluan natin sa patis? Tapos pinahiran natin ang patis. Pinakuluan mo, tapos pinahiran mo ng patis. Yes, oo. Oh. Pinakuluan ko sa tubig na may patis. Tapos pinahiran natin ang patis. Hindi siya ganun kaalat. Just to prove, Mr. Socorat, hindi siya masyado maalat. Yeah, tama lang. Actually, mas maalat pa nga yung bahay fried chicken eh. Yung, di ba? Legit, pare. Lasa lang siyang manok talaga. Alam mo yun? And I think, kaya maraming umu-order nun sa kadahilan ng inoffensive siya, manok lang talaga siya. Diba? Walang taong hindi masasarapan dun. Kaya eto ay blank slate. Pwede nyo pa itong pasukan ng flavors kung gusto nyo. Diba? Anyway, yun lang tayo sa last pare, sa mahal kita pancit. So eto na yung hita natin na niluto natin kasabay nung sogo chicken. Oo, ayan. So tulad sinabi ko kanina, lagyan natin ng ano to, oyots. Yan.
Anak na si Oyot Boy Soto. Okay na, Bin, sinuportahan kita. Sinuportahan kita. Hindi kita pinahiya, di ba? Tinanggap ko ng buong buo yan. Kahit sokan-soka ako. Ha? Tuloy na. Okay na. Next week na uli, ha? Okay. Yan. Papatuyuin lang uli natin sa hangin habang pineprep namin yung mga gulay namin, pare. Bidi? Makisuyo naman. Masarap siya, pare. Di ba, no? Okay siya. Okay na okay talaga siya. Pero, meron lang ako mga konting bagay na hindi ako sure kung paano ginawa. Malalaman natin yun kapag dinuto natin to. Pero sure ako, sorry, halos sure ako na yung gulay nila nakaprep na. Hindi sila niluto sa gisa, kundi nakablanch na sila. Kasi ang ganda rin pagkakaluto ng gulay eh. Talagang perfection eh. Dahil doon, palagay ko, niluto siya isa-isa. So meron tayong tubig dito na lalagyan natin ng asin. Tapos talaga natin ng konting-konting suka para yung mga berde mas maging berde. Una natin lulutuin ay yung sayote at carrots natin. Yan. Siguro mga 30 seconds lang siguro. Mga ganun, palagay ko, di ba? Nga pala, kailangan ko ng buksan doon kasi magpiprito tayo ng manok later. Kailangan lang maluto talaga siya. Konti pa. Yan, okay na yan, ganyan. Ayun, kung gusto yung medyo malambot yung gulay nyo, tulad ni Alvin. I mean, hindi si Alvin yung malambot. Yung gulay na gusto ni Alvin, malambot. Gusto nyo ganun? Okay lang, lutuin nyo pa na mas matagal. Next natin, Baguio beans, pare. Goods na yan. Next natin, repolyo. Mas may gulay pa ba tayo nakakalimutang i-prep? Hard-boiled egg. So eto, nag-hard-boiled egg na kami. Hindi ko naman siguro kailangan ipakita ko paano nagawin yun. Ngayon, yung balun-balunan at atay niya, sa true lang, yung atay niya, maganda yung luto ng atay, kung naalala mo. Naalala mo ba? Hindi. Maganda yung pagkakaluto ng atay. Hindi siya yung atay sa adobo ng nanay mo na sobrang dry na. Masarap din yun. Pero masarap din yung talagang pinouch lang. Sarap, sarap siya. Yung balun-balunan niya, malambot. Doon ako medyo nayari. Kasi yung balun-balunan ko, although yes, pwede mo naman kainin yung balun-balunan ng parang pusit lang. Yung saglit na ginisa mo lang. Tulad ng 5-minute ulam natin, Ian, naalala mo yun? Sarap yun eh. Pero feeling ko, sa mahal kita pansit, pinakuluan nila na matagal yung balun-balunan tsaka nila hiniwa. Hindi yun yung ginawa ko. So malalaman natin mamaya kung mapapalambot pa ba ng konti ito dito sa luto, pero medyo doubtful ako dito. Pinouch ko lang siya ng saglit, kasabay nung atay. Diba? Tapos walang puso yun. Yun nandun, pero dahil Valentine's Day, sinama ko yung mga puso. Sayang naman, di ba? So, parang okay na naman tayo lahat. Ah, ipinito natin yung manok natin. Eh, manok natin, preyo. Again, mas makulay pa rin yung sa kanila. Pero, this is already punching each other. Good sa yan. Masarap naman siguro yan. Habang pinapainit natin yan, yung chicken breast natin, feeling ko hilaw yung chicken breast nila doon eh. Ginisa lang nila. Kasi, ano siya eh, maghihible-hible yung pagluto niya eh. Pero bago natin lutuan to, itimplahin natin. Tayo ng oyster sauce, konti lang. Paminta. Konting starch lang, konti lang. Saluin lang natin ng konti. If needed, pwede natin lagyan ng konting begot, pare. Lagay na natin yung nokma natin. Yeah. Agis-agis lang natin ng konti. Kapag ganyan na, pero hilaw pa siya, okay na yan, pare. Dito na lang din natin ilagay kasi hilaw pa naman yan, eh, di ba? Tama. Ang sabaw na ginagamit nila ay yung pinagkuluan ng manok. Bakit? Bakit? Kasi andun eh, di ba? Sasayangan ba nila yun? Libreng prep yan, pre. Hindi mo sasayangin yan, napakasarap yan. Tanggalin ko lang yung paminta. Kahit anong kanton siguro na komportable kayong gamitin. Yun na, pare. Tapos, yung lasa nung ano nila, nung pansit mismo nila, ano eh, inoffensive eh. Alam mo yun? Yung tulad nga na sinabi ko, minsan sobrang twist, napipilipit na. Eto hindi. Like, pakain mo sa lola mo, pakain mo sa jowa mo, kakainin nila yan, di ba? Hindi ko alam kung bakit papakain mo. Hindi, ang mampunto ko lang, kahit sino mapapasaya na itong kanto na to, di ba? Laban tayo sa mahal kita, masarap yung pansin. Puso, atay at ano natin, balon-balona natin, lagay natin dyan. Yan, cornstarch and water mixture. Tapos pwede natin ilagay mga kagulayan natin. Vitiligo. Gulay. Halo-halo. May nakalimutan ako. Pawn hips. Pare, nakalimutan ko yung pawn hips natin. Yan. And that is it. We are ready to plate. Ayan, mahal na mahal kita. Ang naiba lang dito, yung ano natin, hipo natin, pre. Nakasagad yung balat. Bakit? Bakit? Miscommunication, hindi ko nasabi kay Amity. Hindi na nakita yung pansit dun sa manok natin, pare. Ang laki ng manok natin, eh, di ba? Binpati nga ako ng picture. Ah, okay. Pero medyo kuha na. Oh, masyado lang malaki talaga yung toppings natin, pare. Pero I think,
this is good. I think this is it. I think this is the mahal kita pancit, pare, di ba? The very famous mahal kita pancit. Tikman na natin to, pare. Saucy. Ayun, no? Pero oo nga, tama ka, pare. Mas maraming gulay nga yun. Mmm. Mmm. Pag ginat-ngat mo to, andun pa rin. Andun pa rin yung bite talaga. Tama nga, buti hindi tayo naglagay ng tamis dito. Kasi meron siyang konting tamis eh. Although dito sa luto ko, medyo mas maalat siya ng konti. Kesa doon. Mmm. So overall, baka nakuha natin yung accuracy ng luto about baka 80%. Parang ganun siguro. Pero para sa gawang bahay and wala namang reference, alam mo yun? I mean, walang recipe na sinusunod. Okay na to, pare. So ngayon Valentine's Day, maraming paraan para magpakita ng pagmamahal. Tama. Sa iyong iniiron. And honestly speaking, hindi lang naman dapat tuwing Valentine's Day. Dapat araw-araw yan. Tama. Ang punto ko lang dito, huwag lang kayo Valentine's Day mag-check-in. Araw-araw din. Diba? I mean, any day of the year, diba? So, dapat yung mga ganyang bagay, pinapakita natin yan consistently. Yeah. At hindi lang may pinipiling araw. Tama. Diba? And etong mga bagay na to, ako, bilang lalaki, aminin ko medyo pressured ako pag Valentine's Day. Aminin natin yan, pre. Lahat tayo pressured pag Valentine's Day. Kasi kailangan kang may gawin eh. Di ba, pre? Expected yun eh. Expected sa atin yun na may gawin. Tapos tayo naman, on our end, wala tayo ina-expect from them. Pero kapag meron, ay, napakasaya. Pare. Napakasarap sa pakiramdam. Para bang, talaga? Alam mo yan? Parang ganun. Doon mo makikita yung ano, jawa mong asdig, mapapaiyak mo, pare. Parang ganun. Yung mga simpleng bagay tulad nito, yung mga luto lang, pero may kwento. Diba? I mean, nakakatawa, sige, nagpunta kami sa mga motel, ganyan, ganito. Pero, kung nakain nyo isang beses, dalawang beses, 10 beses itong pagkain na to, tapos hindi na kayo nag-check-in doon, say may mga anak na kayo, ganyan, busy na sa buhay, tapos bigla mong paglutuan ng ganito, matutuwa yun, pre. Legit na matutuwa yun. Diba? Mag-init. Diba? Oo. Tama. Oo. Tina kayo. Oo. Naalala mo yung ginawa niyo. Tama, diba? Mm-hmm. Yun yung maganda dun eh. Kasi dapat ang relationship, paulit-ulit siyang nilalagyan ng baga at pinapaypayan. Tama. Parang ang pag-ibig ay parang pag-iihaw. Pare, kapag yan, iniwanan mo, mainit yan. Pero mamamatay din yan. Pero kapag inalagaan nyo, pinasukan nyo ng effort, kayong dalawa, di mo yan, nilagyan mo ng nilagyan ng baga, tapos pinahipayan mo, minsan, hinihipan mo ng konti, eh talagang magbabaga yan, di ba? Magbabaga ng magbabaga yan, kahit tumagal pa ng tumagal. Yun lang naman mga inaanak, sana maging masaya ang Valentine's Day ko, kasi ako, masaya ang Valentine's Day ko, di ba? And hindi lang dapat uulitin ko, sa Valentine's Day, ginagawa yung mga special na bagay na yun, kundi sa pang-araw-araw din. Diba? So, check-in na rin. Kahit walang okasyon. Tama. Diba? Tama. Privacy rin. Tsaka luto rin. Kahit walang okasyon, hindi kailangan na hintayin nyo pa. Diba? Minsan mas nakakilig yung wala lang eh. Tama. Tapos biglang, hala talaga, ni bakit? May kasalanan ka, no? Yan, ganun yan. Away agad. Away na agad yan, diba? Pero, pinagluto mo na nga, nagalit pa sa... Oo nga. Hindi, kasi parang kang nag-ano eh. Parang kang... Nagso-sorry sa kasalanan hindi niya pa alam eh, di ba? Pero, syempre, depende na ba yun sa relationship niyo. Anyway, mga inaanak, maraming salamat. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano isi-spend ang Valentine's Day niyo together with your loved ones. At tandaan niyo, hindi lang naman jowa ang pwedeng i-date sa Valentine's Day. Pwede rin ng kahit sinong babae sa buhay niyo, kahit sinong mahal niyo sa buhay. Nanay o kapatid. Nanay, kapatid, lahat. Teacher mo, pero walang mali siya dapat. Oh, pero spend nyo lang with them, paramdam nyo lang sa kanila na mahal nyo sila. Yun lang naman. Anyway, bye-bye na mga inaanak kasi mag-food trip pa kami. And, sige. Ayun. Check out na tayo, pre. Apo. Check out na po kami, opo. Naku, wala pong taxi. Sige, service car na lang po. Okay. Sige po. Huwag nyo muna papatayin yung kuryente kasi wala pa yung service car, ha? Nakakatakot eh. Okay. Sige po. Thank you.